Oh my god! Wow! Good morning, guys. So, ngayon ay naligo ako. Kasi doon sa workplace ko, sa building, talipa pa market, ay walang tubig. Putol lang linya. Putol yung connection. So, ginagawa ko, pupunta muna ako dito sa barrio, sa boarding house. Doon ako naliligo. Kasi mahirap nang walang ligo, baka pumakaw tayo. So, pabalik na tayo sa building. Tingnan natin kung mayroon tayong matatrabaho doon. So, samahin nyo ako habang naglalakad. So, sobrang liyo, anak. Para akong may spotlight. Diba? Ayan, tatanggal ba yung face mask mo? So, samahin nyo ako. Pasensya na, wala akong masyadong update ngayon sa pagbablog. Alam nyo na, walang kosume, pandemic. Kaya wala akong matrabaho. So ito, karagdagang update to sa aking mga video. Kahit sa ganitong paraan ay mapag-update tayo sa YouTube. Galing ya. Diba? Sobrang init. Lumalabas ang kagandang lalaki ko. So, papunta tayo dun. At titingnan natin kung meron tayong magagawa dun o matatrabaho. Ayusin lang natin yung face mask. Baka tayo eh. Yan. Init. So, sobrang init. Mainit talaga. So, tambay muna tayo dito. So, ito yung kurbatang ito. Kurbada. Ah, dito. Dito ko nakain. Ito yung kiyacha. So, hindi siya nagbukas ngayon. Itong kuliping na to. Hindi siya nagbukas. Mali ito eh. Padalong araw na siyang hindi nagbubukas dito. Ewan ko. Baka may trangkaso, may sakit o. Hindi ko alam. Kasi yung tigaluto niyan, na-arthritis daw. Na-arthritis yung paa. Kaya hindi sila makapagtinda. So, pahinga lang muna tayo dito ah. Konti at ako'y nahinihingal. So, ginagawa ko to. For the meantime ah, sa ngayon, ayan, may tumatalakpong manok. Ginagawa ko itong laging panliligo dun sa kumpare ko, sa boarding house niya. Kasi nga, walang linya doon sa Talipapa Market. Sa trabaho ko. Walang linya. So, either sira yung linya, barado. At siguro titingnan daw nila. Titingnan nila kung ano daw diferensya. So, titingnan na nila mamaya kasi halos 2 weeks na eh. 2 weeks na sira yung linya. So, maingay talaga ang manok. May kailangan na ng Ricardo. Dak lang. So, pasensya na kayo. Yun nga, tulad na sinabi ko, wala tayong masyadong na-update ngayon dahil kung walang magpapagawa ay wala po tayong may re-record para vlog.
yun, wala po akong may upload kung wala po magpapagawa. So nakadepende po sa customer yun. So kailangan akong gawin to, ako lang karagdagang video, para hindi naman magtaka si YouTube bakit ang tagal kong mag-upload mga video ko. So masyadong mabagal ang pag-upload natin. Ang kailangan kasi sa YouTube, kahit ano pa yung ginagawa mo, parang kang nagda-diary sa sarili mo, tapos i-upload mo sa kanya. Parang ganun ang dapat mangyari. Hindi dapat na walang mapanood ang mga viewer. Kailangan bawat araw may mapanood, may update sa'yo. Ganun ang mga YouTuber o mga vlogger. Oh my God! Wow! Kaya parang kang nagda-diary niyan. Galing ya. So kaya ginagawa ko to kahit wala tayong kawin muna customer na mabibidyo. So i-upload muna tayo ng pagintogento pogi-hogi. So lahat tayo medyo nakapagpahingan tayo at mahaba na ating nasabi. Google! So pakit tayo sa building. So tingnan natin mamaya ang ating gagawin. So umpisahan natin kung anong trabaho. Ayan na. Okay tayo. So umakit ako papuntang itas. So ito, bali akit ka ng tatlong palapag, third floor kami. Oh, third floor, pero pa actually na hagdanan, pero yun ay pang fourth floor na. So andito tayo. Ayan nga pala si paring Rockin' Roll, paring Dennis Cordoso. Yan. So andito na tayo sa pwesto ko. Yeah. So medyo nakakahingal. Siyempre ating nilakad din na pagkalalayo. Galing ya. So lagyan natin na stand to ang ating cellphone para hindi mangalay. Yeah. Samahin niyo ako guys ha. Dala kayo. O isasama ko na kayo. O dasama ko na itong camera. Magsasambay ako actually. Totoo. Kasi pagkakaligo ko, nilalabang ko na para hindi tayo natambakan ng labahin. Kasi mahirap yung ating situation. Galing ya. Diba? So ito yung sampayan ko, may wagang sampayan ni Moises. Yan. Yan yung hinirang ko muna yung tungkod ni Moises para gawin sampayan. So punta tayo dito. Paring gawin nga pala. O yan, paring Rockin' Roll lang. Shout out paring Dennis. Yan. Ay, punta bago. Pag wala kayong wala kayong magawa, punta kayo dito at may barbershop siya ha. Pagupit kayo. Oh my God! Wow! So, standby muna natin to. Itong camera natin, tayo magsasampay. Yeah. So yun ang forma ng aking sampayan, di ba? Sambay lang. Sayot ng buhay, kailangan natin gawin to. Hih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 
para mabuhay at ang mga anak natin siyempre. Galing ya. May mga anak kasi ako. Kailangan ko magtrabaho. Kailangan natin magsakripisyo para sa ating mga anak. Para hindi naman tayo kumuhi ng ating mga anak paglaki. Oh my God! Ang laki nila, no? Para kahit pagtanda natin, mayroong mag-aalaga sa atin. Galing ya. Ito. Ito. May wagang Brit ni Moises. After ito, pantalon. So, sa November 3 nga pala, ay second dose ko. Wapabaksin ako. So, kailangan healthy ako. Yeah, pero medyo ngayon, sinisipon ako. Pero hindi mong totally sipon. Medyo pansisiponin lang. So, aagapan ko na, inom na ako ng gamot. Para hindi tumuloy. Kasi, second dose ko sa November 3. Sampay na natin ang mahiwagang damit. So balik tayo sa ating pwesto. So si parang Dennis, tiyo nyo. Ngayon pa lang yan maliligo. Ngayon talaga ang mga pogi. Yan. Parang rock and roll, kung kayo magpapatay eh. Papa-repair, punta lang kayo sa pwesto niya dito sa Kalayan Talcopa Market at magpatay kayo, magpa-repair kayo, kahit ano. So, nandito tayo sa ating pwesto. So, ito yung computer ko. Medyo pangit na yung screen kasi ayaw bumili na may-ari ng bago. So, pagtsagaan muna natin to. So, ngayon, ang gagawin ko ay meron akong i-edit na picture. Gagawin 1 by 1 daw for ID. So, try natin. Alam mo naman tayo mga teknisya, kailangan lahat alam. Oh my God! Wow! Hindi rin sa pagre-repair, pati yung pag-i-edit ng picture. Diba? So, gawin natin muna. So stay tuned muna. At kasi itong awan ko, itong camera ay naka-front. So ipaback natin para makita nyo yung pag-i-edit ko ng picture, no? Sige, stay tuned. God bless. A few moments later. So anyway, ito na tayo. Ayan, kita nyo. Galing ya. Nakita mo yung guhit dito. Pagtsagaan na natin yan. Paisa, wala tayong magamit. So mag-edit tayo, no? Edit tayo ng picture. So yung picture ay sinet niya sa Facebook. So gagawin natin yung 2x2, 1x1. So login tayo. Ayan. So nandito na tayo, no? Pero sandali lang. Nakalimutan ako.
Papabango muna tayo. Kailangan natin press, kaya saka kailangan natin buksan ng electric pan para medyo maliwanas tayo. So, araw-araw maring itong gawin ko na pagbibideo para may ma-update tayo kay YouTube. Galing yan! Para hindi na abibending yung gawin natin yung pag-upload. Oh my God! Wow! Pabango tayo. So yung pabango ko ay Bulgari. Oh my God! Wow! Bulgari aking pabango. Bulgari. Ito daw ay ihi ng kabayo. Sobrang bango ng ihi ng kabayo, testingin nyo. Google! Barinig kita sa mukha eh! Bulgari. Tago na natin ng yan, at magsisimula tayo. Pait natin ang camera. Yan. So, simulan na natin ang pag-edit. So, ito yung i-edit natin. Ito. So, kailangan natin ng pagpipilian. Totoo lang, medyo mahihirapan ako dito mag-edit. So, ito na lang kaya, mas better to. So, dinownload natin, no? Ayan. So, i-download natin siya, yung picture niya. Ito, tingnan natin. Yan yung picture niya, oh. Yeah, yan. Oh my God! Wow! Yan yung picture niya. So, ang gagawin natin, magbubuksan ng Adobe Photoshop. Bukas tayo ng Adobe Photoshop. So guys, meron akong gagawin mamaya na pang jailbreak ng iPhone na bootable USB. So hindi ko siya agad makuha pa paano pero naipa-flash ko naman siya doon sa USB drive. Ang sa akin lang ayaw siya mag-boot pagdating dito, either na namimili siya ng flash drive, pero may flash drive naman na kinawan ko na nilagyan ko ng bootable pang-jail. Google! Parinig kita sa mukha eh! Pang jailbreak ng iPhone, so okay naman siya, nag-open naman siya, pero yung isa kong USB ay hindi siya gumana. Pero na-install lang ko na siya to ng bootable to. Na-install lang ko na siya ng bootable pang iPhone jailbreak. Galing yan. Check Rain ang ininstall ko dito. Oh my God! Wow!
Pero pagdating sa computer, pag kinakon siya, nadidetect naman siya, pero ayaw siya mag-open. So, either mali ang aking gawan. Pero kung mali ako, dapat hindi rin mag-open yung isa. Diba? So, baka namimili lang talaga yung USB. So, mamaya, itatry ulit natin to kung paano natin ma-installan ng maayos at madidetect ng mga computer or laptop. So, ganoon na lang gawin natin. So, unahin muna natin yung picture. Unahin natin yung picture. So, yung picture ay nandito. Pasok natin. Tapos, labas. At least, nakakawa na siya. Meron na siyang photora ng Adobe. So, i-maximize natin para makita natin ang kabuuan pag ating i-crop na. Yan. So, hinahighlight ko siya. So, yung image gagawin ko muna. Ay, adjust ko muna. Papapukuin muna natin siya. So, medyo kawin siya, no? Yan. Tapos, dito baba lang natin na konti. Para maging maganda yung kawin niya. Hindi nakakasilaw. Nakikita nyo yun, guys, oh. Ito yung inong yung part na to. Ay, hindi nyo pala nakikita, sorry, ah. Google! Parinig kita sa mukha, eh! Sorry. Nakikita nyo yung part na to. Itong masyado na flash ng ilaw. Ito, yung puti. So, kung kakawa natin yan, medyo pangit. So, titingnan natin, i-adjust natin kung para mag-level siya. Kita nyo, meron siyang puti dito. Pag nilalaksan ko, hihinaan ko. Kailangan kasi mag-level yung kulay niya sa mukha niya. Ganyan ang ginagawa ko. Oh my God! Wow! Galing yan. Ngayon ang gagawin natin, no? Yeah, so, yan. Wala na siya masyadong puti. Kasi in-adjust ko yung contrast niya, yung brightness niya. So, standby lang natin dito. At may da-download pa tayo sa... Download pa natin sa PSD. PSD dress. Punta ako sa Google. PSD dress. For men. Download natin yan. Image. Yan. Diyan ako nakakuha ng mga kurbata. Ang formal dress sa mga lalaki sa kababae. Yan. So, piliin natin yung nakaharap, no? Kasi wala namang nagpapapicture na nakatagilid, eh. Sa mga gagamitin ID. So, tingnan natin yung mga ID. Kailangan yung makikita nating image na pang 2x2 ay malalaki. Para madali natin siyang ma-i-paste sa kawan. Madali natin siyang ma-i-paste sa kanyang litrato. Kailangan malaki yung image niya. So pag ito malitong image, so hindi natin ito pwedeng ipasok doon. Kailangan yung kasinlaki niya. Try muna natin yung image na yun. So ilabas natin. Tapos kasi kapag dinirag natin yan, minsan kasi halata mo malaki na, yun pala maliit pa rin. O tin nyo, pag kinakawan siya, kailangan maging stable yung kawan niya, yung laki niya. So unahin muna natin to picture ni kuya. So talagang sa trabaho kong ito ay pahirapan. Alam nyo kung bakit? Dahil kita nyo naman yung ating screen. Di ba? Yung screen natin medyo complicated talaga. Mahirap talaga mag-edit kung sa mga gagamit talaga dito.
Kasi yung picture natin, yung screen, eh, medyo ibang klase. Diba? Medyo ibang klase yung ating... So, ikaw natin to. Baka makrap natin yung buke may sama. So, ayusin natin yung ating pagkakrap. So, kaya minsan lumalambas yung ating pagkakrap. Hindi kasi ma-sense ng Adobe Photoshop kung hanggang saan lang yung ikaw niya. Yung ikakrap niya. Kasi nga, malabo yung picture niya. Kaya sa mga photographer, kung kayo pipicture sa mga cellphone, gagamitin nyo cellphone, mag-edit kayo ng mga ganito. So, kailangan yung pipicturean nyo ay nasa maliwanag para madali nyo siyang mai-edit kasi malinaw na siya. Diba? Hindi kagaya nito, hahanapin nyo mo pa yung punasan yung portion niya, punasan yung kawin niya. Mahihirapan ka kapag ganito. Oh, di ba? Yan. So, ang gagawin natin dito, ikakrap natin, delete. So, hindi nyo pala nakikita yung pagkakawang ko, no? Pero hindi ko ba naman ginagalaw eh. So, dito. Punta tayo sa eraser. Tapos, ang gagawin natin sa eraser. So, pwede naman siya ng eraser na maliit. Ayan, nakikita nyo, oh. Oh, di ba? Nagiging puti na yung background niya. So, pwede man natin siyang palakihin kasi ang request nito ay white background. So, palakihin natin yung eraser. Ikakawin natin dito sa picture ng magpapedit. O, yan. Kita nyo? Dahil sa sobrang laki ng eraser, nabura niya na yung background. Di ba? So, ang gagawin natin ito, ikawin natin dito sa... doon sa select. So, kailangan natin ma-disable yung picture niya. So, select. Ayan. Punta tayo sa select bago i-deselect natin. Deselect. So, ito na yung picture niya. So, ang gagawin natin dito sa eraser, i-adjust natin. Maliit kasi, pag sa sobrang laki, hindi natin makikita. O, yun. Nakikita niya. Meron na siyang circle. Ayan, oh. So, ang gagawin natin dyan, i-maximize natin to, yung picture ni Kuya, para makita natin yung kabuuan ng kawan niya. Para madali natin siyang yung mga age niya, kumbaga, age. Yan, madali natin siya may erase yung sobra-sobra, yung pangit. So, ganyan lang gagawin natin. So sa ganito, mga ka-DIY, mga ka-technician, o anumang trabaho nyo, ito ay trabaho ko minsan talaga. Pag wala naman akong kawan, ginagawa, mayroong magpapapicture, so ina-edit ko naman. Kailangan nila ng picture eh. Sa customer yun, request yun eh. So, sa ginagawa kong ito ay binubura ko yung kawan niya, yung gilid-gilid, yung pinakagilid niya. Kasi yun yung pagkakakawan natin. Pagkakakrap. Medyo pangit yung kawan niya. So, kaya inaayos natin. Galing yan. Inatanggal natin yung blur. So mamaya ito, ilalagay natin ng damit. Nililinis lang natin ng konti. Nililinis lang natin. Kailangan kasi malinis. Baka mamaya kasi pagtingin ng customer, ba't ako ba to? Ba't lagi ba itsura ko? Diba? Kaya kailangan maayos. So kailangan ng mayari nito, ang sabi niya ay formal.
bago white background. So pinalitan natin siya ng background na puti. Tapos lilinisin natin yung mga yan. So hindi ko natatanggalin yung kanyang balbas. Yan, balbas ako sa bigote. Kasi wala namang onis. Saka medyo kung ayusin natin yon eh toxic. Diba? Kaya naman tanggalin. Kaso matatagal lang tayo. So ito yung pinakamadali natin gagawin. Ilinisin lang muna. Tapos mamaya saka natin siya ipipaste. So ang gagawin natin dito ay palitin natin. Zoom out natin. Ayan, zoom out. So ito na yung picture nya, di ba? So itong kawan nya ay ikaw natin. Idadrag natin sa kanya. Ito, ito. Idadrag natin yan. Drag natin dito. Ipapatong natin sa kanya yung damit. So i-crop natin. Ayan. Tapos saka natin ililipat sa kanya. So kita nyo, maliit oh. Maliit siya. So kapag kinuha natin to, kapag pinalakihan natin, so mangyari nito, baka maging maliit siya. Pangit siya. Pag nilakihan natin, magiging blurred. So edit natin. Tingnan natin kung hindi siya magiging blurred pag ikinuha natin. Pinalakihan. Kasi kailangan natin yung hindi siya magbe-blurred. Yan, nakikita nyo? Yan ay sasalbak natin sa kanya. Ganyan ako mag-edit. Pag gusto mo papalitan yung damit. Siyempre, tingnan naman yung itsura ng damit niya. Parang galing siya sa kuwan. So, sesendro lang natin. So, huwag kayo mag-alala kung bakit. Kung pangit-pangit yung pinaka-gilid-gilid niya. May sobra-sobra. So, yan i-edit pa natin. Isesendro lang natin. Ayan. So, i-crop na natin. I-crop na natin. File to edit. So, i-delete natin. Delete. Sa palakihan natin, no? Zoom in natin, zoom in. Para makakita natin yung kawan niya. Pag inedit natin, yan. Yan yung kabuuan ng kawan niya, yung feature eh. Okay, zoom out natin uli. Kasi hindi natin masyado makita. O, yan talaga. Yan talaga yung kawan niya. So, i-zoom in ulit natin. Zoom in. Yan. Para makita lang natin mabuti. Tapos, i-delete natin to. So, huwag kayong mag-alala dito sa sobrang ito. Kasi ang binubura lang natin ay yung sobrang ito. Itong iminub natin. Yan lang ang binubura muna natin for the meantime. Kasi mamaya, isi-save muna natin, save as. Tapos, ipapasok ulit natin sa Adobe Photoshop. So, ang gagawin lang natin, kakuha lang natin to. Yung sobrang ito, yung pangit na yung gilid. So, kailangan mag-level lang siya sa kawan. Kaya inaayos natin muna. Oh, kita nyo. Wala na siya masyadong kawan. Diba? So, masyadong napakawan na palaki yung kawan natin. So, ikuklone ko na lang to. Tab.
So dinukdong ako siya. Kasi napasobra yung crop natin eh. Ba yung pagkaka-iris natin. So saka natin i-iris uli ng pantay. Yan, para maging pantay lang siya, no. Ito. So ito ikakuha natin. Medyo tabasan natin, masyadong bukol. Ayan. So maging para maging pantay siya dito sa kanyang gawan. Tapos ito i-centralize natin. Centralize natin yung kawan uli. So ang gagawin natin, i-transfer uli natin, edit tapos transfer. Tapos i-centro natin. Yan. Kita niyo na, 'di ba, na ita-transfer ko. So palalakihan natin para mag-centralize siya. Tapos saka natin itututok. Yan, so try natin na nung nakaganyan. Tapos kuha tayo ng eraser uli. Ikawan natin to sobra. Kita nyo? Diba? Nagiging okay na siya. Kita nyo? Medyo natapos ko itong kawan sa sobrang kongko. So yan. So mamaya ito buburay natin yan, tatapasin natin yan. Yan, isasakto natin siya dun. So ang gagawin natin, imamatch natin muna yung kulay. Image. Punta tayo sa image bago brightness. So kailangan magmatch yung kulay niya. Yan. So okay na yan, bago i-save us natin. Tapos saka natin buburahin yung kawan niya. Save us natin sa desktop para itong picture na to ay mapunta sa desktop. Yan. So nasa desktop na siya. So burahin na natin to. Exit. So yan, nangihingi siya na kung pwede natin save. Hindi na kasi nakasave na eh. Diba? So ito siya nung una, yun yun. Tapos ito na siya ngayon. So lilinisin na lang natin siya. Yan. So ipasok ulit natin siya doon sa Adobe. Tapos i-drag ulit natin pataas. Papalabas pala. Tapos i-maximize natin. Maximize natin, i-zoom in natin para makita natin ng malapitan. Yan. Ngayon saka natin kukuha tayo ng eraser tool. Buburahin natin tong mga sobrang edge na to. Ayan. Kita nyo, tanggal na, malinis na, di ba? Oh, malinis na, di ba? So mamaya, ikakarap na lang natin to. Karap lang natin, magiging 2x2, 1x1, di ba? So pag nag-edit ako, ganun ang diskarte ko. So totoo lang, ang pag-gento, pag-edit, ay minsan tinatamad na ako. Kasi nga, medyo matagal. Medyo matagal yung pag-edit. Kaya minsan din ako tinatamad na rin talaga ako. Ang focus ko na lang yung pag-aayos. Pero pag gento, wala namang customer, so ayan, ginagawa ko. So yung buhok niya talaga ay makapal. Wala nang ma-advise sa akin kung kawan na pakakapalin o pahabaan yung kawan niya. Nagmumukha siyang Muslim, di ba?
Kasi mahirap naman natin baguhin yung identification ng tao. Mahirap na yung bawal kasi yun. So ikakrap natin yung mga sobra para matanggal. Para maging malinaw siya. So yan na yung itsura niya. Sumuot natin yan. Tignan nyo. Pero na siyang formal. Tubad eh, mamahal. Pero yan, ipiprint na natin yan. So gawin natin, adjust muna natin yung image niya. Katulad ng dati. Kasi bawat kawin kasi dapat ina-adjust natin niya para maging maayos. Pinapalino ko lang para mamaya pag-print natin eh, okay. Yan. Yan siya. So ipiprint natin. Ngayon, save us ulit natin, save us. Punta tayo, save us kasi final na 'yun eh. Save us. JPEG tapos lagyan natin ng file location. Yan, lagyan natin file location name. Next up ulit. So, yan. So pwede na natin burahin 'to. Pati itong Adobe Photoshop. Oh. So okay na. So ito yung una. Yan yun. Yung una. So in-edit natin. Ito yung pangalawa. Ito nga yung pangalawa. Ito yung pangalawa. Kita nyo may mga sobra pa. May mga sobra pa. So in-ayos natin. Yan yung pangalawa. Ito yung final. Yan. Yan yung panghuli, final. Ngayon, ipiprint natin. Print natin siya. So, papasok natin dito yung kamay niya. Yung final natin. Yan, dyan. Yan yung final natin. Pagkatapos, ikakawan natin. Para madrag natin, punta tayo sa wrap text. Tapos, behind text natin. Para madrag natin siya. Ngayon, ang gagawin natin dito, right click ulit natin, resize. Punta tayo sa itaas dito. Yan, gawin natin 2. Kasi 2 by 2 lang kailangan sa 1 by 1. So, nakikita niya, 1.47. So hindi siya match, ang gagawin natin, i-stretch na lang natin to. Stretch. Tapos, tingnan natin kung anong size na. Kailangan kasi 2 by 2. 1.75. 2 by 1.75. So medyo maliit pa rin. Stretch natin. 1.82. Medyo maliit pa rin. Stretch pa natin. Fine, 1.9. So, konti na lang ang diferensya. 1.92. So, yan. 2.02. Yan ay okay na. Kahit na sumobra na kapiraso. Pero siyempre kung hanggat kayo i-adjust ng 2.2 by 2, hindi yan, 2.01, pwede na yan. So pagkaganito kasi pag adjust natin, pag i-stretch, hindi naman talaga sumasakto yung minsan. At sumobra ka lang ng 1.2 point, okay lang yan. So i-set up natin for printing. So set up natin, no? Size, resize natin sa 1 by 1. Yan, yan yung 1 by 1. Magtataka kayo kung bakit napakalaki ng 1 by 1 ko. Hindi, sa screen lang yan. Pero yan, ang pinakakawan talaga nyan ay 1 by 1 talaga. 1 by 1 lang yan. Paglabas sa printer.
Tingin nyo lang malaki. So baka mamaya mapanood nyo na to sa YouTube itong ginawa kong ito, dahil wala tayo talagang gawa ngayon. Talagang na hindi naman araw-araw, hindi naman tayo araw-araw may customer. Siyempre kailangan natin gumawa ng para makapag-upload ng video, kasi siyempre baka mainit sa si YouTube, sa mga, hindi naman si YouTube, sa mga viewer natin. Mahirap naman yung wala silang napapanood. Kailangan natin ng daily diary sa ating sarili. Kumbaga, kailangan natin ng mga daily vlog. Kasi ang pagbablog parang diary yan sa buhay. Parang para kinakapture mo yung kung anong ginagawa mo, anong paligid, yun. Kung ano na nangyayari sa ating sanlibutan. Para may mapanood yung viewer natin. So ipiprint na natin to. So ang ginagawa ko dito, so buhay na yung printing, no? Punta tayo sa setup. Punta tayo sa home button menu. Pagkatapos sa device and printer. Kasi ang ginagawa ko dito, para malinaw na malinaw, ay pumupunta ako sa printing preferences. Ayan. Printing preferences, tapos main. Punta tayo sa main. Tapos dito, click nyo to standard, more settings nyo. Pag lumabas na to more settings, i-drag nyo siya ng pataas. Tapos okay na yan. Tapos okay. Kasi kaya ako ginaganya, para yung pag-print nya sa photo paper ay maganda ang kuha. So ginagawa ko lang yan pag nag-print ako ng picture. Ginagawa ko lang yan. So yung kaya ng mga gantong Epson na photo paper, itong stylus na L120, ang kaya lang pabili niyan, nakainin, yung maninipis lang. Ito yung ginagamit ko. Ayan, ito yung ginagamit ko, 20 sheet, 180 GSM. Gento lang po ang kaya ng mga Epson na to. L120 na photo paper, kasi kapag masyadong malaki na, hindi na po siya kakainin, masisira ang printer. So kailangan lang po ang ganitong papel, kasi yung iba, yung mga iba nagtitinda, hindi ina-advise nila kung ano lang kayang papel na kainin ng printer. Benta lang sila ng benta yung mga sellers, di ba? So dapat sinasabi nila yung information kung paano. Oh, ito, medyo manipis siya yung papel niya, yung photo paper siya, pero glossy naman yan. Itong likod ay hindi glossy. Meron naman na bibiling glossy, back to back na glossy. Ito naman yung front lang yung glossy, yung back hindi. Yan, 180 GSM po ang ginagamit sa Epson L120. Yan po. So sasalpak natin. Salpak natin yung photo paper. Yan. So nakasalpak na yung photo paper natin. So ang gagawin natin, i-print na natin. Yan. At paglabas mamaya, ititingnan natin. O yan. So piniprint na natin. Lumabas na yung kumad na Epson notification service. So huwag na natin to i-access, kasi mag-a-update yung driver. Cancel nyo lang yan. Tapos ito, ang gagawin nyo dito ay pwede nyo i-save, pwede nyo gawin para just in case na kailangan pa ng may-ari. So at least meron kayong reserve na may papakita, di ba? Backup. Yan. So na-save na natin sa desktop. So pwede na natin siyang i-send sa nagpadala ng picture. So titingnan natin yung picture. Ayan, tingnan natin yung picture kung ano ang lalabas.
Paano lalabas sa hula? Yan, from magsasaka naging nag-oopisina. Diba? Ganyan katindi. Pag ako nag-edit, sa pag nag-edit talaga ako, eh nasa ayos talaga. Ayan. Diba? O yan, para magsasaka naging nag-oopisina. Yan, so na nakapaggawa na tayo ng 2x2. So ang gagawin natin dito ay kakatanan natin at ibibigay natin sa may nagpagawa, no? So hanggang dito na lang muna ang ating video, at masyado nang mahaba, at meron pa tayong ine-next yung paggawa natin ng bootable USB for jailbreak iPhone. So hintayin natin na lang yun na for the next video. So maraming salamat sa mga viewer. Sa mga viewer, maraming salamat, no? Kahit papaano, hindi kayo naiinip. At sana huwag kayong magsawa na manood ng aking mga video kahit medyo matagal, mahaba, malabo, minsan, mahina. So, sana ay hindi kayo magsawa, no? Dahil alam niyo na, hirap ng buhay natin ngayon, kaya wala masyado tayong customer. So sila lang ang muna may share ko, at abangan nyo lang yung next video ko kung makapag-upload ulit tayo, no? So sana supportahan nyo ako kung ikay viewer or vlogger na katulad ko na may channel. So para makatulong mo sa kapwa mo, total viewer ka, nanonood ka ng mga video ng mga vlogger katulad ko, so may Gmail ka naman, di ba? Para makatulong ka, ito napakasimpleng tulong lang to. Kahit hindi ka na magbigay na kung ano, pag pinanood mo ang isang video na katulad namin yung mga vlogger, YouTuber, so malaking tulong na po yung panonood nyo. Tapos may Gmail kayo, di ba? Naka-updated yung Gmail nyo. Hindi naman kayo makakapanood ng YouTube kung wala kayong Gmail. Hindi, makakapanood ko pa rin kayo, pero hindi lang kayo makapag-comment, subscribe, like, share, kasi hindi kayo nakalogin sa YouTube. So kung nakalogin naman kayo sa Gmail nyo, automatic, pag bukas kayo ng Gmail nyo, ba ng YouTube nyo, automatic, so nakalogin kayo sa YouTube. So ang pinakamagandang maitutulong nyo sa amin, kahit hindi wala kayong binibigay, so napakalaking tulong na yung manood kayo, tapos mag-subscribe, click nyo yung all notification, ayun na yung makakatulong na kayo kahit wala kayong bagay na binibigay. Ngayon sa mga vlogger din, nabuha, nag-subscribe sa inyo yung vlogger din na meron channel. So ang gagawin nyo, babatuhan nyo rin siya ng subscribe, palitan lang kayo para tayo maghahatakan, tulungan pataas, hindi pa baba. Ganun po tayo kung kayo mga vlogger o YouTuber. So pag inad ka, sinubscribe ka ng kapwa mo at may channel, i-subscribe mo rin siya, para naman hindi naman siya nakakawad na kumbaga yung naga-unspected na ng ganyang bagay na yun, ba't hindi mo ako inad, ba't di ako sinubscribe na, sinubscribe ko naman. So kapag hindi mo ginawa yun, yung subscribe ka tapos hindi mo siya binuto ng subscribe ng katulad na ginawa niya, so maaaring ikaw niya yung baga i-unsubscribe ka niya kasi hindi mo rin siya sinubscribe eh. Pero pag nalaman niya na subscribe ka rin sa kanya, aba di matutuwa sa'yo. Ngayon yun ang tinatawag na tulungan, diba? Magtutulungan ng bawat vlogger katakan. Ngayon kung ikaw naman na viewer lang na meron ka naman yung Gmail, kung gusto mo makatulong at makatulong yung mga vlogger, nabuha, in case na na-monetize na nga yung video at na babayaran ng Google,
So yun naman perang yun eh, yung kinukuha nila eh, hindi naman yun sinasarili, yun naman itutulong naman sa mga taong mahihirap tapos palad. Hindi naman po yun isasarili. Yun po yun eh, itakaan nyo sa budo yun. Hindi po yun sinasarili, maliban na lang ako sa iba kung talaga nagbibigay. Pero sa akin, sa sarili ko ah, deep inside. Sakaling mamamontes man ang aking video, so ang gagawin ko eh, yung unang sahod ko ay bibili ko ng mga relief good, babalutin ko at pamimigay ko sa mahihirap. Ganun po yun, hanggat may pera ako na pwede kong ibili ng relief good at maitulong sa kapwa, sa mga kapuspalat ay gagawin ko. Kaya kung ikay viewer na nanonood na kasuod ko o pinapanood mo kami o kung kanino mang vlog na pinapanood mo, eh malaking tulong po yung masubscribe mo siya. Kahit wala po kayong bagay na ibinibigay, masubscribe nyo lang po siya, eh malaking tulong po yun. Kasi po yung subscribe nyo, pag dumami po ng dumami po ng dumami at na-monetize yung kanilang mga channel, babayaran po ni Google yun. So yung perang ibibigay ni Google sa mga vlogger, yun po ay tinutulong, hindi po yun sinasarili. Kaya sana maintindihan nyo mga viewer kayo. Kayong mga viewer ay maintindihan nyo. Hindi po purkit na montes na iba na ugali, hindi po ganun. So kailangan nyo pong tulungan ang taong may gento, may YouTube channel. Kailangan nyo i-subscribe para makatulong tayo sa kapwa natin, sa mga kapuspalan, di ba? Tulong-tulong tayo. Sa kayong mga vlogger na may channel, kung ikaw eh nasubscribe nga ng isang vlogger na may YouTube channel, eh batuhan nyo rin siya ng subscribe para hindi naman magalit sa inyo o kaya i-unsubscribe kayo kasi hindi nyo siya pinapalo din sa ginagawa nyo sa doon ng pagkawasin. So ganoon lang, tulungan na lang tayo, no? So hanggang dito na lang ang video ko at sana kami natutunan kayo at pasensya nyo na kung medyo mahaba ating video kasi nga sa tagal nang walang video tayo na i-upload, so kailangan kong habaan. So ganoon na lang, so ikakatimpan natin yung picture at magkakape pa ako. Oh, more power and God bless.